meron dalawang major events ang nangyayari ngayon sa Middle East na sinasabi sa Biblia na mangyayari ang mga ito. At ito ay ang patungkol sa tagtuyot na nangyayari ngayon sa Ilog Jordan. At ibang kaso naman ang nangyayari sa Dead Sea na ngayon ang ilog ay unti-unting nagkakabuhay. Ito ang dalawang napapanahong nangyayari na ating titignan sa videong ito. Ilang pahayagan sa Amerika ay naglahad ng artikulo noong nakaraang dalawang taon patungkol sa napipintong climate crisis na kakaharapin ang bansang Jordan patungkol sa Dead Sea at sa kakulangan ng malinis na tubig na pagkukunan. Habang ang article na ito ay nagpapayag ang pagsulputan ng mga sinkhole sa paligid ng Dead Sea ang magreresulta ng kamatayan at pagkasira lalo dahil sa natutuyo na ang tubig mula doon. Subalit, ang katotohanan, ang mga naglilitawang mga sinkholes ay taliwas at siya pang magbibigay buhay at katuparan ngayon sa kung ano ang nasasaad sa propesiya. Isa rin sa mga sanhi ng tagtay na nararanasan sa Middle East, lalo na sa kakulangan ng malinis na tubig, kaya ang hindi magandang pagkontrol ng water supply sa mga dams na siyang tumatawid sa iba't ibang mga nasyon. Ang pagkuha sa kung gaano lang kailangan at hindi pagbabahagi nito sa iba pang mga bansa na nangangailangan na siyang pinanggagalingan din ng daloy ng mga ilog. Sa madaling salita, ito rin ay resulta ng mga paggawa ng tao. Home to only 1% of the world's freshwater resources, the region has been experiencing the most severe dry spell in 900 years. But water mismanagement and conflict over shared water resources is escalating the problem, and it's having a devastating effect on the agriculture industry. Subalit alam din naman natin na ang mga ganitong sakuna tulad ng tagutom at pagdating ng iba't ibang salot sa lupa ay magaganap din sa malayong hinaharap at ilan sa mga signos ay nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon. Kaya dapat maging mapagbatsyag sa kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran para maihanda rin natin ang ating sarili sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Tulad din ng kanyang sinabi sa mga talinghaga ng puno ng higos na nasasaad sa Luke, si Jesus ay nagsalita ng isang talinghaga sa kanila. Narito, ang puno ng higos at ang lahat ng mga punong kahoy. Kapag sumibol na sila, makikita ninyo at malalaman na magtatag-init na at malalaman na ang tag-init ay malapit na. Gayon din kayo kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito na nangyayari na. Alam ninyong ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Gaya din sa nasasaad sa sinabi ni Jesus sa Mateo. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At ang mga mangyayaring tagutom sa mga huling araw ay may kaugnayan sa tagtuyot na nangyayari ngayon sa kasalukuyan. This parched earth should be filled with water. Spain has been experiencing drought conditions for 36 months. In this reservoir, the dry, cracked land looks more like a desert than an area meant for holding water. Buildings and structures submerged for decades are now being revealed as water levels drop. Isang artikulo sa Associated Press tungkol sa kinakaharap ng tagtuyo ng makasaysayang Ilog Jordan na pinaniniwalaan kung saan dito binaptismuhan ang ating Panginoong Hesukristo bago siya magsimulang mangaral sa lupa. At ang mga ganitong kaganapan ay hindi na katakatakang mangyayari sapagkat ito ay nasusulat sa banal na kasulatan at magaganap sa panahon ng tribulation kung saan ibubuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang galit sa sanlibutan. Tulad ng sinasabi sa pahayag, nakita kong inalis ng kordero ang una sa pitong selyo at narinig kong sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang sa tinig na sidlakas ng kulog, halika. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana, binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop.
Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika." Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika." Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. At may narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal lang na trigo ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na hari na lamang ang mabibili sa ganoong ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." At dito'y binibigyan din sa atin kung gaano ang mga pangunahing kailangan natin sa pang-araw-araw ay magtataasan ng halaga sa panahong darating. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, "Halika." Isang kabayong maputla at nakita ko ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. At ang nangyayaring tagtuyot sa iba't ibang panig ng mundo ay isang pasimula pa lamang sa kung anong malaking magaganap sa inaharap. Subalit katulad ng nangyayari sa ilog Jordan sa taong kasalukuyan ay taliwas naman ang nagaganap sa dagat na mas kilala natin sa tawag na Dead Sea. Isang dagat na matatagpuan din sa pagitan ng Jordan at Israel. Kung saan ang dating katangian ng tubig na nanggagaling dito ay lubang maalat at mataas ang acidity kaya't walang nabubuhay ng mga isda o hayop sa tubig na ito. Subalit taliwas naman ang nangyayari ngayon sa nasabing ilog na siyang nasasaad sa isa pang propesiya na magaganap na nasusulat sa mga libro ni Ezikiel na sinasabi, "Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Pupuntahan ito ng mga mangingisda at ng NJD hanggang sa end grain ay magiging lugar ng pangisdaan sapagkat iba't iba ang uri ng isda rito tulad ng nasa dagat Mediterranean. Ngunit ang mga latian ay mananatiling maalat para may makunan ng asin sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Nakatulad din na nasusulat sa Zacarias, ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediterranean naman ang kalahati. Ang daigdig ay pamamahalaan ng Panginoon. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. At tulad din sa isang pahayag tungkol sa mga sinkholes na naglabasan sa Jordan dahil sa mga artikulo na sinasabi na ang Dead Sea ay malapit nang mawala dahil sa pag-urong ng tubig nito. Subalit ang katotohanan, ito ay isang propesiya na nagaganap na sa kasalukuyan kung saan ang sinasabing Dead Sea noon ay siya nang magbibigay buhay sa mga darating na taon. Na ang mga sinasabing sinkholes ay naglalaman ng mga freshwater na na-documented simula pa noong 2016 na ang malinis na tubig ay patuloy pa sa pagdami. At gayon din naman ang mga naglabasang mga isda rito. Mga punong nagsisitubuan sa mga gilid at nagsidaming mga ibon. Tulad ng video na ito na kinuha mismo sa Dead Sea,
kung saan kanilang nasasaksihan ang fresh water na nagmumula sa Judean Mountains pababa sa Dead Sea. I'm standing actually in fresh water that's flowing down out of the Judean Mountains into the Dead Sea. So we're literally standing in prophecy being fulfilled. You can read in the caption the references from Zechariah and Ezekiel that prophesied about this. And we're literally standing in it here right now. Isang research team ang nakadiskubre ng maraming freshwater springs na naglalabasan sa ilalim mismo ng Dead Sea na siyang pumapalit sa tubig alat na ngayon nagiging freshwater. Ang Panginoon ay tunay na kadaki-dakila na may kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Ang nagaganap na ito ay isang propesiyang nasulat sa libro ni Ezekiel at ni Zechariah 100,000 taon na ang nakaraan na magaganap sa hinaharap. Ito'y isa lamang sa maraming patunay na ang Bibliya na sa sino man ang nagsasabi na ito'y isinulat lamang ng tao. Subalit paano mo mapapaliwanag ang mga eksaktong detalye ng mga kaganapan na nasulat sa kanilang panahon? Mga pangalan ng mga lugar at mga simbolismo sa mga taong nababanggit sa Biblia na lumalabas sa ating henerasyon na maging mga theologians at mga scholars ay patuloy pa din itong pinag-aaralan. Ito'y nagsasaad na ang Biblia ay isinulat ng mga taong hinirang ng Panginoon upang ibalangkas at ipaalam sa buong lahi ng tao ang pamantayan ng Panginoon at magsilbing gabay para sa ating kaligtasan sa mga magaganap bago siya bumalik. Bagamat ito'y pagpapala mula sa ating Panginoon, subalit ang mga tagtuyot na nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo ay bunga naman ng tao sa kanilang maling pamamahala at kasakiman sa pangmaterialismong kayamanan na siyang itinatadhanang magaganap na naisulat sa banal na aklat 1,000 taon na nakalipas. Tulad na din sa ilog Euphrates na nagmumula sa bansang Turkey na siyang nagkokontrol ng ilog sa pamamagitan ng pagbabawas ng tubig na ipinapalabas ng kanilang dam. Kaya't naging dahilan din ng tagtuyot sa nasabing rehiyon. Ang tagtuyot na nangyayari ngayon sa North Africa kung saan maraming bansa ang naapektuhan dahil na din sa maling paggamit mga underwater resources na overexploited, water pollution dahil sa paglago ng ekonomiya na niwalang bahala nila ang paggawa ng makukunan ng malinis na tubig. Ang patuloy din sa pagbaba ng water level ng Sea of Galilee simula pa noong 2018 dahil sa bad water management, kaya ito'y naaabuso na nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Ang mga bagay na ito'y magaganap dahil ito'y naisulat sa Biblia bilang isang propesiya na nagsisilbing ating tanda sa mas marami pang magaganap na nais iparating sa atin ng Panginoon upang tayo'y maging handa sa pagdating niya. Tulad ng nasasaad sa payag, pinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na ito ay sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito ay namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Makapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong na makikita ang anumang isinumpa ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ipahayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Ang mga nagaganap sa ating panahon ay hindi na nalalayo sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang taon. Bawat araw ay mahalaga sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo upang ating alalahanin siya sa bawat takbo ng ating buhay dito sa lupa. Ating papurihin siya bilang ating tagapagligtas at magsimulang ihanda ang ating sarili na tanggapin siya sa ating mga puso, sapagkat ang Panginoon ay kumikilala lamang sa kung ano ang nilalaman ng ating mga puso.
manalangin tayo palagi at tawagin ang kanyang pangalan palagi bilang ating nag-iisang kaligtasan at ating tanggulan, ang ating kapayapaan, ang Panginoong Hesus lamang. Marami pong salamat at muli po ako ay taos puso pong nagpapasalamat at nakarating po kayo hanggang sa dulo ng bahagi ng video na ito. Maraming maraming salamat po sa mga kaibigan po natin na nagsusubscribe po sa aking Mamuntin channel. Hinihikayat ko po kayo na patuloy po nating kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita sa banal na aklat.